Ang sarap talaga ng pakwan, guys. Ito lagi ang gusto ko, mga prutas eh. Tsaka alam nyo ba, guys, ang balat ng pakwan ay hindi dapat natin itatapon. Meron pala ditong isang sikreto na napakasarap. Lulutuin natin siya. Siyempre, hiwa-hiwain muna natin yan para hindi naman tayo mabulunan. Ngayon ko lang din ito nalaman na ang balat ng pakwan pala ay pwede nating ihalo sa nilulutong ulam. Oo, napakasarap pala niya. Masarap siya, guys. Ano nga lang, itong ginawa ko ay hindi ko na inalis yung, ayan, yung kulay green niya sa ibabaw. Hindi ko siya inalis kasi susubukan ko nga kung makakain din siya. Kaso napakatigas pala niya. Kailangan pala, pag hinalo mo siya sa pagluluto, ay alisin mo yung kulay green na nasa ibabaw. Parang babalatan mo rin siya. Kasi hindi, kahit matagal mo siyang lutuin, hindi siya lumalambot yung nasa ibabaw ng green. Hindi siya lumalambot. Ayan, huhugasan na natin, pakukuluan na natin siya. Isasahog lang natin ito siya sa tinulang manok na ating lulutuin. Ayan na, hugasan na natin. May salang na natin to sa apoy. Baka matagal-tagal ang lutuan dito eh. Kasi ang tigas ng nito, nasa ibabaw, yung pinakabalat niya, tigas. Ngayon ko matitikman ng pakwan na hinalo sa pagluluto. Kung talaga ang lasa niya, lalagyan natin ng paminta, kunting bitchin, tsaka kunting asin. Mamaya na natin titimplahan ng sakto pagka nakakulo na siya. At ito na nga, ang hinihintay natin. Nakakulo na siya. Ayan, matikman nga. Okay. Talagang okay siya. Ayan, hahaluan na natin ng Yung manok na yan, luto na yan eh. Kaya hinuli ko na lang siya ng paglagay kasi luto na siya ang timano. Naniniwala na talaga ako, guys. Totoo ang chismis sa balat ng pakwan na ito. Masarap siya. Hindi mo siya malalasahan na pakwan yung sabaw niya. Hindi mo siya malasahang pakwan siya. Ito na. Luto na ito, guys. Kasi kanina pa ito siguro mga 40 to 50 minutes na ito. Pwede na nating kainin to. Tsaka natatakam na ako. Ito na nga. Hahangoyin na natin at uumpisa na natin itong sibakin. Kung kaya nating sibakin ito. Tikman nga yung kanyang sabaw. Talagang finish na. Talaga namang okay siya, guys. Ang lasa niya ay yung parang papaya din siya. Yung lasa ng sabaw niya parang papaya din. Tsaka yung niya, yung laman ay parang lasang upo yung kanyang laman. Hindi ko na kinain yung kulay green kasi napakatigas. Hindi man lang lumambot. Ganong oras ko siya niloto. Hindi lumambot yung kulay green na balat. Grabe, guys. Ang sarap pala talaga niya. Oh, napakasarap niya. Promise. Hindi mo siya malalasahang pakwan. Talagang yung sabaw niya, akala mo papaya yung inilagay. Tsaka pag kinain mo yung laman, lasang siya, lasang upo. Oh, guys, ganun. Hindi mo siya talaga malalasahang pakwan. Ganun siya kasarap. Sinubukan ko lang kasi ihalo sa pagluluto ito kasi may nagsabi sa akin na masarap daw. So, ito, talagang hindi ko masabing hindi masarap kasi natikman ko na at niloto ko siya. Kaya nasasabi kong okay talaga siya. Solid yung sarap niya. Walang sayang. Kasi pag bumili ka ng pakwan, makakain mo yung niya sa loob. Tapos yung balat, pagka gusto mong lutuin pwede mo pala siyang iluto. Hindi talaga ako nagsisi na sinubukan ko siyang ihalo sa pagluluto. Kahit pa paano, kung may ganto kayo, may balat kayong ganto hindi ka nabibili ng gulay. Kasi pwede mo na siyang gawing gulay. Kung magluluto ka ng ulam, isasahog mo siya pwede. Kasi hindi siya makakasira sa tao. Kasi ito nga, kinakain ko eh. Hindi naman ako Tsaka masarap siya. Promise, totoo, masarap siya. Hindi kayo magsisisi pag na matikman nyo yung luto na balat ng pakwan. Sa palagay ko, guys, pwede siyang siguro igisa. Kasi totoo ang lasa niya, yung balat. Ang lasa niya ay lasang upo. Ganun na ganun yung lasa niya. Parang upo siya. Siguro sa susunod, pagka makabili ako ng pakwan ulit, try ko siyang igisa at ipapakita ko ulit sa inyo para maniwala kayo na talagang okay siya, masarap siya, solid yung kanyang balat. Busog ako sa balat ng pakwan.